fresh and clean ang mga damit kapag fabric conditioner ay ginamit. At para makatipid ng pera, ang FabCon, pwedeng kayo mismo ang gumawa. Takbo rito, takbo roon, ang walang humpay nilang paglalaro. Hatid ang matinding tagaktak na pawis. At kapag ito'y natuyo, ang resulta, mga damit na matitikas at mababaho. Kaya pagdating sa labahan, problemado itong si Mommy Grace. Bukod kasi sa labadang hindi ka nais-nais ang amoy, problema rin ang nagsisitaas ang presyo ng fabric conditioner o FabCon. Ginagawa ng fabric conditioner, pinapalambot nila yung mga cotton, especially yung mga cotton fabrics. Just like any yung mga ibang mga laundry products, no? So of course gusto na rin ng mga customers na mamangoy yung mga damit nila. So madali namang mag-extract ng mga scents from mga natural sources. Pero don't you worry, Mommy! Dahil pwedeng ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong FabCon sa tulong ng home solutions expert nating si Miss Malu. Hello, Grace! Hello. Ako ang suko ni Kumaring Love ngayong araw na to para turuan ka ng mga do-it-yourself na mga fabric conditioner. Ang kailangan lang dito ay shampoo, conditioner at suka. Ihalo ang 3 to 4 tablespoons ng suka sa palangganang may 1 to 2 liters ng tubig. Dagdagan ng 3 sachet ng shampoo conditioner. Kapag pino na ang shampoo conditioner sa tubig, pwede nang ilublog ang babanlawang damit. Tingnan mo ang feel. Ayun mo. Amoy siyang natural, hindi siya amoy synthetic. Pagkatuyo ng mga damit, pwede nang diretsyong itupi dahil sa lambot ng mga ito. Di na kailangang i-plancha kaya tipid ka pa sa kuryente. Yung active component sa vinegar ay yung acetic acids. Nineutralize niya yung mga negative charges na nasa surface ng fabrics at yung nagpapatigas sa fabric. In effect, lumalambot talaga yung fabrics. Mga components na nakikita natin sa mga conditioners, sa chemistry tinatawag natin, dinedescribe natin as hydrophobic or greasy sila. So dahil greasy sila, nagpapalambot nga sila. Ang smooth and silky fabric conditioner naman ang next nating gagawin gamit ang cornstarch, baking soda at essential oils. Sa palangganang may isang litrong tubig, maglagay lang ng 1 tablespoon ng essential oil, 3 tablespoons ng cornstarch at baking soda. Tapos, pahaluin lang hanggang sa mawala na yung pakiramdam ng solid particles ng cornstarch at saka ng baking soda. Ayon sa eksperto, effective raw na pampadulas ang combination ng baking soda at cornstarch. Yung baking soda, isa siyang inorganic salt na nakakapag-neutralize din ng mga charges sa surface ng fabric. At saka yung cornstarch naman, yung cornstarch ay isang malaking version ng mga interconnected sugars. Yan din yung ginagawa ng cornstarch. So dumidikit din siya sa surface ng fabric at yan yung nagpapadulas ng surface ng fabric. Ngayon, gagawa tayo ng fabric conditioner na pwedeng ang maging scent ay according sa kung anong choice mo. Para naman sa scented FabCon, kailangan lang ang suka at essential oil na depende sa feel mong amoy. So, maglalagay tayo ng 4 na kutsara ng suka sa ating langgana at lalagyan natin ng 2 tablespoons ng ating vanilla scented oil. Subukan natin, nalabanan natin to, babanlawan na natin, Grace. Habol natin dito ay talagang bukod sa malambot, dahil of course yung suka nilagyan natin, ay mabango siya. As easy as 1, 2, 3, ready na ang scented fabric conditioner at pwedeng-pwede nang pagbanlawan ng mga damit. Caring-caring na ni Mommy ang bad smell na makapit. Ay, ang bango, Grace! Aba-aba-aba! Ang ating mga kumare para lang bumibida sa isang Mexican telenovela. Pero take note, ang mga rose sa kanilang tenga, pwede rin daw gamitin sa pagpapabango ng labada. Yung mga flowers, so meron naman silang mga natural scents na pwedeng pampabango. So pwede rin silang i-incorporate into the fabric softener para bumango na rin yung mga damit. All you have to do is inublob ang mga rose petals sa 1 litrong tubig. At para talagang bumida ang bango, samahan pa ng 1 kutsarang flower-scented essential oil.
little lady, maybe baby, maybe baby, you could come out tonight. I said, hey, little lady, maybe baby, maybe baby, you could be so right. I said, hey, little lady, maybe baby, maybe baby, you could come out tonight. I said, hey, little lady, maybe check na approve. Di lang kay Mommy Grace, kundi sa lahat ng mga kumari natin out there, ang mga tip na ito. Dahil ngayon, hindi na kailangan gumastos para ang mga damit maging labalinis, lababilis at labango.